nakikita ng paru-paro. Ang mga paru-paro ay isang maraming handog ng kalikasan sa atin. Hindi lamang maganda, kundi malaki ang itutulong sa ating kapaligiran. Ang kabuuang ulat mula kay Christine Zulueta sa ASEAN Muna Tayo. Maganda, makulay at makakarelax sa paningin. Ganyan na ilalarawan ang mga paru-paro. Ngunit hindi ba kayo nagtataka? Madalang na lang tayo makakita ng ganitong uri ng insekto. Isa sa mga ituturing na dahilan kung bakit hindi na tayo madalas makakita ng ganitong uri ng insekto ay ang pollution. Sensitibo kasi ang paru-paro, lalo na ang mga caterpillars nito sa madaming hangin at maingay na paligid. Sa Brunei Darussalam, isang butterfly garden ang binuksan sa Tasik Mirimbun Heritage Park na naglalayong ipakilala sa mga kabataang mag-aaral ang iba't ibang uri ng paru-paro at ang kahalagahan nito sa ecosystem. Pangunahing tungkulin ng paru-paro ay ang maging pollinator o ang magkalat ng pollen upang maparami ang bulaklak sa ating paligid. Bukod po dyan, mahalaga rin ito upang hindi maputol ang food chain. Pinakasikat na siguro ang paru-paro kung pag-uusapan ng life cycle. Mula sa pagiging caterpillar, dadaan ito sa isang proseso na tinatawag na metamorphosis bago ito tuluyang maging isang magandang paru-paro. Halimbawa lamang na nagpapakita na ang buhay ay may stages na dapat pagdaanan upang maging ganap ang katauhan. Ayon sa museum officer, mahigit 40 uri ng paru-paro ang nasa loob ng kanilang hardin na maaaring mahawakan at pag-aralan ng mga bisita. Sa Pilipinas, Mapaluzon, Visayas o Mindanao, mayroong nakatayong butterfly garden, isang indikasyon na buhay pa rin sa ating mga Pilipino ang pagnanais na maibalik ang dating kagandahan ng ating paligid. At ipaalam na ang bawat buhay na gawa ng Diyos, kahit insekto pa yan, ay may mahalagang ginagampanang tungkulin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Zulueta.